Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, another day, another video. Pagpasensyahan nyo na po. Dahil hindi ako nakapag-upload ng video so nitong nakaraang weekend. Dahil nasira yung camera na ginagamit ko. And at the same time, yung isa kong phone ayaw mag-loading. Ayaw nyo mag-accept ng iba pang files. So, na-stress ako ng bongga. So, ngayon lang po ako makakapag-update. During this time, I'm going to face a new work setup from this day on. So, yun. So, dahil dyan, dahil first day of this new work setup, I'm trying to be productive, really productive. Although, hindi ko na i-film yung iba. Just like what I planned last night. Dahil iniisip ko talaga i-film ko siya. Sing ako ng mga 5 a.m. So, nilista ko dito kung ano yung mga dapat kong gawin. It's good to have something like this para lang alam ko kung ano yung susunod kong gagawin and para mabawasan yung mga oras na nasasayang. So, yun. Sinulat ko siya kahit mismong pag-inom ng tubig. Yan. And I'm trying to follow this strict meal plan. Luto ako ng breakfast ko. And then, wow, nagluto ako ng breakfast. Boil up ako ng egg. Nag-boil up ako ng egg for my breakfast. And then, after that, the usual na every morning, nag-pray kaming family. So, yun. And then, after that, nag-exercise po ako. Sobrang fulfilling sa pakiramdam na yung oras na nalalaan ko sa travel ko or pagbiyahe every day is ginamit ko siya for exercise. Hindi ko na-film yung iba. I'm so sorry. Hindi ko na-film dahil sobrang gusto kong isiksik talaga yung time ko para masunod ko tong schedule na ginawa ko for this day. Pero, ang good news for today is dahil nakabitan na po kami ng Wi-Fi. Yay! After ilang months na hinintay namin, hindi na siya hassle para sa amin. Kasi dati nakaglobe kami. Pero parang wala rin. Although tinawag na namin siya sa Globe, wala pa rin. So, pinakat na lang namin yung internet and then nagpakabit kami ng bago. Basically, ang gagawin ko lang po ngayon is nag-set up ako ng... Papakita ko po sa inyo yung nag-set up ako ng aking working space or working area kung saan hindi ako masyadong maiistorbo. Makakapag-focus ako dun sa gagawin ko dahil napakadami ko pong gagawin. So, nilista ko din po dito yung kailangan kong ma-achieve within the day. Sana naman. Sana ma-achieve ko talaga siya. Matapos ko siya in time. And yung mga target na task ko of the day is magawa ko siya. Napili ko pong location for my working space is dito sa room na lang. Kasi iniisip ko kung sa dining area, aalis ako doon, diba? Aalis ako kapag every time na magsiset dahil kakain. And then, pag sa sala naman, sobrang ingay dahil madami nga po kami dito sa bahay. Merong business ang aking family. So, madaming mga cheche-boreche sa labas. Mga tao, mga deliveries and everything. So, yun, medyo maingay. So, best option talaga is dito na lang sa room. So, buti na lang meron kaming portable table and movable table na nagagamit. Pwedeng gamitin. And, yon. So far, comfortable naman. Maganda naman. Parang wise naman yung napili kong location. Dahil talagang nakakapag-focus ako dito sa aking mga gagawin for the day. So, anyway, I'm so glad na ngayon is nakakapag-exercise na ako. yun nga, gusto kong sabihin na sobrang natutuwa ako dahil actually na-start ko na siya last week yung pag-exercise. So, kasi nitong quarantine, parang 'di ba nung wala pang mga lockdown and everything. Parang syempre magkakaroon ka ng excuse although naka-enroll ako sa gym and all. Parang pag minsan nagkakaroon ako ng excuse na ay sobrang busy, sobrang pagod ko, so hindi ko na ako mag-gym or hindi ko na ako mag-exercise. So nito naman dumating yung quarantine. So parang naman tinatamad ka and ang ginagawa mo na lang is kumain and mag-work,
ganyan. Although hindi ka na busy kagaya nung ganun sa schedule mo before, medyo nagkaroon ka ng konting time para sana maisingit yung pag-exercise, pero hindi ko po yung nagawa. So na-realize ko lang na kapag talaga bibigyan mo ng time yung isang bagay or yung isang gawain na talagang gusto mong gawin, if gusto mo talaga siya, hindi ka magkakaroon ng dahilan para hindi yun gawin. You will always find a way para magkaroon ka ng time na gawin yung kung ano man yung gusto mong i-achieve sa buhay. So yun. And lately, I find myself na last time is parang nadadown ako. Hindi ko alam anxiety ba yun or what. Basta parang sobrang lungkot. Pero lately, nanonood ako ng mga motivational something or nagbabasa ako ng something na parang makakapagpa-motivate sa akin para gumawa ng mga bagay na productive, para gumawa ng mga bagay na gusto kong i-achieve. So yun. Gusto ko lang din i-share sa inyo, although shinare ko yun sa Facebook. Sa Facebook ko. Follow nyo po ako sa Facebook. Ilalagay ko po ang link sa baba. So shinare ko, which is parang hindi naman siya ganun kalalim. Ano lang siya, parang sobrang simple quote lang, pero it gives me motivation para maging masipag kung ano man yung ginagawa ko, or para mas maging productive, or para mas madagdagan pa yung mga bagay na gusto kong i-achieve. Naniniwala kasi ako pag may mga bagay ako na gustong gawin, if not now, when? So lagi ko yung sinasabi sa sarili ko, if not now, kundi may gagawin ngayon, kailan? So yun, isa din yung way para ma-motivate ako, although hindi siya palaging nag-work sa akin, kasi may mga constraints. Sometimes meron ding mga reason kung bakit hindi natin siya magawa. So yun, yung mga gusto nating i-achieve, either it's being healthy, being sporty, or whatever, basta learning something, growing, like that. So, ito yung nabasa ko. Give yourself 6 months. So, 6 months to be consistent at one thing. Only one thing lang ang hinihingi niya. So, like hitting the gym, learning a new skill, creating or selling a product, growing an audience. If you can stay consistent for 6 months, you're going to see changes in your life. That feeling is unsurpassed. Yun nga, naisip ko na, syempre, July na ngayon, di ba? So, July, August, September, October, November, December. So, eksaktong-eksakto na pagdating ng 6 months, kung talagang consistent ka dun sa gusto mong gawin sa buhay mo, or consistent ka dun sa gusto mong ma-achieve, feeling ko, siguro, talaga namang ma-achieve mo yon. And, syempre, huwag natin kakalimutang mag-pray kung ano man yung mga gusto nating hilingin or gusto nating makamit sa buhay. So yun. And ang dami kong daldal. So let's go and let's start. Mag-start na akong mag-work. So yun. Mag-start na akong mag-work. Let's work, 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 work. So, ayan guys, so since first day pa lang naman to na work from home, like work from home talaga, kasi iniisip ko kailangan ko talagang gawin yung mga bagay na gusto kong matapos na, kasi ayoko na siyang tumambak or whatever. So, kailangan kong matapos yun para ma-approve na ng dapat mag-approve and everything. Basta, it's a work thing. So, medyo magulo siya and medyo iniisip ko pa kung paano ko siya i-compile lahat. And kasi ang dami kong iniisip and everything kung paano ito matatapos. Well, may natapos naman na ako, pero sana matapos ko ito today. Hopefully, yung gusto ko i-achieve. Pero sobrang hirap kasi kapag nasa bahay ka and wala kang access sa kung ano. Sometimes may mga bagay ka na kailangan mo siya ilagay or malaman, or kailangan mong i-contact yung mga tao and everything. Oh, ang hirap. Ang hirap pag minsan parang iisipin mo na kailangan mo na lang ba manghula or whatever kung ano ilalagay mo.
And so, pero hindi naman yun pwede. So, kailangan kasi natin maging accurate dun sa mga ginagawa natin. So, yun. Yun lang naman ang view ko ngayon. So, yun. Medyo nakaka-stress and nakakasakit ng ulo. Pero first day pa lang naman to. And so far, hindi naman siya ganun ka hirap. Although may maano ka talaga na parang medyo mga technicalities na kailangan mong ma-survive, kailangan mong ma-surpass para matapos and all. So, yon. So, dito na rin ako nag-lunch habang nag-work, kumakain ako and all. Kasi ayokong mawala sa momentum ng pag-anek. So, yon. Sorry guys, hindi pala ako nakakapag-time check. So, ang oras na po ngayon ay 4:04. So, 4:04. So, kaninang 3 na-upload ko na po yung or na-stream ko na yung bago kong video na supposedly dapat nung isang araw and kahapon. So, ang mangyayari po is today and tomorrow siya. And yon. Yon. And, oo nga pala, ito. Every time talaga meron ako dito sa tabi ko itong intra na juice. Kasi every time na makati yung lalamunan ko and kagaya na nga nung sinabi ko sa iba kong dati kong vlog last time is ito yung nakatulong sa akin para gumaling ako dun sa mga iniinda kong sakit before. So ngayon, especially may pandemic, may mga kilala kasi kaming nagkaroon ng virus, tinamaan ng COVID-19. So, talagang nakakapagpalakas siya ng immune system and yung mga kakilala namin na yon, nirecommend namin tong product na to and tinuruan namin sila kung paano nila to iinumin and i-consume. So, talagang masasabi ko na sobrang effective siya. Kaya, kahit saan na ako magpunta, kahit sa office, kahit dito lang sa bahay, lagi ko tong katabi, kahit matutulog ako. Kasi pag inuubo ka, and masama yung pakiramdam mo, diba? Parang minsan, uuwi ako ng bahay, ang sama-sama ng pakiramdam ko. So, lagi na ako nagdadala nito, and every time na umiinom ako nito, pagkagising ko ng morning, parang nagdahilan lang ako dun sa mga iniinda kong sakit. And yung mga kakilala din namin pala na nagkaroon ng virus, ng coronavirus COVID-19, is nakatulong din sa kanila itong product na ito para mapalakas yung immune system nila. So, hindi ko naman sinasabi na gamot to or whatever, pero syempre sa panahon ngayon, kailangan mo ng mga organic vitamins, organic na ini-input sa katawan mo. So, this one is very perfect para sa ating kalusugan, lalo-lalo na sa pagpapatibay ng ating immune system. And you are free to comment down below or message me if ever kung I'm gonna link my social media account sa baba kung interesado kayo sa kung ano ba tong product na to. So, yun. This is really proven and tested. So, yun. Maghapon lang ako nakaupo dito since ginawa ko yung mga routine ko kaninang umaga. So, after nang ginawa ko lahat ng yon, so nakaupo na lang ako dito. And, tinatry kong tapusin yung mga dapat kong tapusin. And, I hope you guys stay safe. Kailangan talaga natin ngayon. So, maiahon itong 2020 na tayong lahat ay malusog, humihinga pa, and all. So, sana kahit kaunti na-inspire ko kayo or may natutunan kayong something. And if you like this video, don't forget to like and share nyo na din sa mga friends nyo. And subscribe to this channel and click the notification bell para ma-update ka sa mga susunod kong videos. So, yun guys. Thank you so much and I'll see you on my next vlog. Bye!